Idol, mahalaga po itong araw na ito dahil Idol ngayon po ay Gawad Katapatan Awards Batch 79. Umpisa na agad natin. Si Mr. Roderick Gonzaga ng Select Transport UBO 576. At ang sinuoli niya, Idol, wallet po na may lamang 8,000 pesos. Okay, sir. Halika dito, sir. Okay. Yan. Okay. Sir, ba't hindi nyo kasama family? Sa, ano, Idol, yung asawa ko, Idol, sa hospital. Ay, sorry to hear that. Anong nangyari? Okay naman po siya. Nineties na ako, Idol, hindi nakabiyay. Kasi okay, sir. Walang bantay sa hospital po. Oh, pero okay na po si ma'am, malayo na sa... Medyo okay na, naka-recover na. Pero hindi pa nakalabas sa hospital. Nandun po yung mga anak nyo? Yung kapatid ko lang po. Ilan pong anak nyo? Wala ko mga anak. Sige sir, kung ano maitutulong ko sa hospital, sabi mo may usap tayo tungkol doon. Opo. Okay. Eh kasi sir, dito sa amin gusto namin yung merong kasama. Anyway, batiin niyo po si Mrs. Binabati ko yung asawa ko diyan sa hospital. Magpagaling ka. Mahal na mahal kita. Sige sir, usap tayo sir. Mamaya kung ano po pwede ko mai-contribute para doon po sa pagpapa-hospital kay Mrs. para sa mga gamutan at kung ano pa. Ang maganda yan sir, malayo na sa panganib. Congratulations. Picture tayo. Sir, kanina doon, nabanggit niyo sa akin na nasa ospital po si Mrs. Kaya hindi nakapunta rito. Gusto ko pong tumulong. Ano ba yung pwede ko maitulong? Ano ba yung dahilan kung bakit po ng ospital si Mrs.? May sakit po sa kidney. Naka-recover naman sa ngayon. Sabi ng doktor, Sabado baka daw makalabas na po kami. Okay. Ilan araw na po sa ospital? Nasa 9 days na po, Idol. Hindi malaki-laki na pong bill. Magkano po yung hospital bill? Hindi ko pa na-check, Idol. Saan ho ba na ospital? Sa Jose Reyes Hospital, Idol. Okay. Public ho yun, pero alam ko meron din bayad siguro, mga laboratory, saka mga gamot. Meron ho ba mga resetang gamot? Meron po. Nabili ko na po. Pero ilang araw na kayo hindi nakapagbiyahe siya? 9 days na po. Simula nung na-hospital siya. Kasi walang po bantay. Sige sir, bigyan kita ng 25,000. Ano po? Maraming sige. Salamat po, Idol. Yan po, dahil sa kabayanihan nyo at the same time tulong ko po. Okay. Sige, dalhin si sir doon sa office, tapos bigyan ng 25,000 yung po tulong. Maraming tulong na ito kasi ang plano ko, Idol, pagkalabas, uwi kami ng probinsya para makapahinga siya. Kailangan po yun. Opo. Sige po. So sana po makatuloy yung 25,000. Opo, Idol. Nung nabanggit nyo na ilang araw na kayo walang biyahe, nagulat ako doon. So, ano pa yung maitulong ko, sir? Huwag ko kayo magdalawang isip sabihin sa akin. Okay? Opo, ngayon na, sir. Ha? Ngayon na mismo, tawagan na niyo si Shane, mag-ready ng 25,000, ibigay kay sir. Maraming salamat, Idol. Walang alam ko, sir. Tuloy niyo lang po yung ginagawa niyo, yung pagiging very matapat na driver. Okay, opo, sir? Opo. God bless po, sir. Sir Roderick, tulad ng pangako ko po sa inyo, bibigyan ko yun ng 25,000. Ito po, 25,000. Yan po. Maraming. Ito po yung lalagyan yan. Maraming salamat po, Idol. Yan, tulong ko po yan. Kasi nga po, sabi nyo, ilang araw kayong hindi nakapagbiyahe. So, paano yung paglabas ni Mrs., dediretso na kayo sa probinsya? Uwi po kami na probinsya. Kasi hindi ako makabiyahe pag nandito sa... Nangupa lang kasi kami, Idol. Dalawa lang kami. Dyan sa Tanasura. Ngayon, saan kayo titira po sa probinsya, sir? Doon sa diretso kami sa mamaya po. Doon ko sa muna papahinga, sir. Ako, babalik ako ulit dito sa Manila. Ang sinuli niyo po, wallet na may lamang 8,000 po. At meron kayong pangangailangan. Opo. Pero sa kabila niyan, hindi niyo po naisip opo na ibulsa yung pera na which you could have done. Pero naging tapat ho kayo. Diyan po talaga ako hanga sa inyo. Napakabuti niyo po. Kaya po, sige sir, kahit pa paano makakatulong po yung pera. Kumusta naman po yung hospitalization ng misis niyo? Sa ngayon po, hindi ko pa ano yung magkano sa yung bill. Kasi sabi ng doktor, baka daw bukas makakalabas na kami. Medyo nakarecover na yung misis ko. Na-contact niyo na po ngayon? Kinumusta niyo yung kalagayan niya? Actually po, pag-alis ko kakalina doon sa makakain ng mga 12 na tangali. Papasok po lang sa dialysis. Ang naiwan doon, yung kapatid ko lang magbantay. Sabi ko sa kapatid ko, siya muna magbantay kasi pupunta ako kay Idol Rapi. Pero bukas sir, lalabas yan sa ospital.
yun ang sabi po ng ano, doktor, baka daw bukas. Anong oras daw bukas? Hindi ko ano po, idol eh. Kung anong oras eh. Gusto mo po dalawin namin. Okay po. Sige. Pupuntahan nyo kung sino pwede natin ma-assign. Tanungin natin yung doktor kung ano yung mga pwedeng maitulong natin. Okay. Ano mga kailangan gawin na para tayo ang sasalo. Okay. Kailan pa ba ng mga gamutan? Kung ano yung sasabihin ng doktor na dapat gawin, pagawa natin at tayong sasalo. Alright. Yan po sila dahil sa kabutihan. Maraming maraming salamat po, idol. Kung may babayaran po doon, babayaran po namin. Ilang taon na kayo magkasama ni Mrs.? Sa 5 years na po. Kasalo kayo? Ah, living partner din po. Saan niyo po nakilala si Mrs.? Sa probinsya lang po. Ah, magka-probinsya po kayo? Sa Bacolod. Anong trabaho po ni Mrs. noon? Housewife lang. Kayo po? Noon, driver na rin ako dati sa dito sa Manila po. Ah, galing kayo ng probinsya tapos pumunta kayo ng Manila ang dalawa para dito naman po. Tumira. Eh, ba't kayo umalis ng probinsya? Magandang buhay sa probinsya, sir. Ang sarap ng hangin, sariwang mga pagkain, isda, gulay. Ha? Medyo mababa kasi yung rate doon, idol eh. Kulang yung ano, panggastos. Pero at least nasubukan nyo na yung buhay di sa Manila. Kaya si Mrs. babalik nyo roon. Maganda po sa probinsya. Less ang stress. Dito sa Manila, ang daming stress. Ano po? Ah po. Okay. So ano pa po pwede namin maitulong sa inyo, sir? Wala na po. Maraming nga daw tulong. Okay na yan, sir. Apo. Kapag mayroon pa, sir, na maitulong kami sa inyo, wag ho kayo maya. Sabi nyo sa amin, ano po? Masipa, yan po dahil napakabuti yung tao. Thank you po, idol. Hangang-hanga ako sa inyo. Yung 8,000, malaking pera sana ho yun, sir, na para maibsan yung problema nyo, yung inaharap nyo yung problema, kumbaga nasa kagipitan po kayo, di ba? Pero hindi nyo naisip yun. Bakit, sir? Kasi po, idol, katutusin, hindi naman sa akin, hindi ko pinaghirapan yung pira na yun. Mas mahirap magastos ng pira na hindi sa'yo. Tama. It pays to be honest. Yung pong napulot nyo, 8,000. Opo. Pag binulsa nyo yun, 8,000, delikado pa. Diba? May balik na masama yun. Opo. Ito, 25,000 times 3. Tapos, reward money pa. Opo. Tapos, may dagdag pang tulong kay Mrs. Kung anong kailangan para sa gamutan ni Mrs. Ang daming plus, plus, plus. Ano masasabi mo, sir? Maraming salamat po, idol. Sabi mo ngayon sa lahat ng mga taxi driver na it pays to be honest, sabi mo yung nangyaring magandang sitwasyon. Sa lahat ng mga taxi driver, sana kung makapuot man kayo, sa uli nyo. Kaya idol Rappi. Nilinervis ka, sir. Kito ko yung kamay mo, nanginginig. Ba't ka nilinervis, sir? Pinakabahan ako. Okay lang yan, sir. Okay lang yan. Huwag kang nervousin, sir. Eh, naintindihan ko. Kumbaga, excited ka lang. So, sir. Maraming masamat, my idol. Nilalamig pang kamay sa huwag. Lamig. Kulang na lang. Ano? Lagyan natin soft drinks. Parang may yelo na. Sige, sir. Bukas, sir, ha? Punta kami ng hospital. Sige, anong hospital, sir? Sirius po. Memorial Hospital. Oh, madaling puntahan yun. Magdala ka ng flowers, tapos mga fruits. Huwag kang kamahan, sir. Thank you. Yan po. Napakagandang kwento po ng isang katapatan na nasuklian ng napakaraming biyaya. 8,000. Siya ay gipit nung mga panahon na napulot niyang pera. Meron siya pangangailangan. Pero hindi po siya nagpadala sa tukso. Sagot niya, hindi kasi sa akin ang perang yon. Ibig sabihin, meron siyang konsensya at talaga nasa puso niya ang pagiging isang tapat na tao. Ano ang naging balik? 8,000. Binigyan ko siya ng 25,000. Sasagutin ko pa yung mga gastusin sa ospital at mga future expenses gawa nitong karamdaman ng kanyang misis. Yan po ay dahil kay Panginoon. To God be the glory. Okay, sir. Thank you, Pat. Thank you, Padal. Thank you.
So ngayon, tapos na tayo bumili ng prutas. Ito na, gawa na siya. Tapos na rin yung sa Bulaklak. So ngayon, pupunta na tayo ng Jose Reyes Hospital kung saan pupunta na natin si Miss Janice at dadali na natin sa kanya itong mga pasalubong na binili ni Idol para sa kanya. Tara na! Nandito na tayo sa Jose Reyes Medical Center kung saan nagka-confine at nagpapagaling si Miss Janice. So ngayon kasama natin yung asawa niya, si Sir Roderick. So pwede na po ba nating bisitahin? Opo. Umakit po tayo sa taas? Opo, pwede po. Okay. So tara, punta muna tayo. Kamustahin natin si Miss Janice kung ano na yung kalagayan niya. At dadalhin din natin sa kanya yung mga sorpresa na binili natin kanina na handog para sa kanya ni Idol. So tara, akit tayo sa taas. Ibigay na po natin kay Ma'am Janice kanina yung handog ni Idol na prutas at bulaklak. Ngayon po, anong nararamdaman yun? Sobrang saya ko po sa binigay ni Idol Rappi na mga regalo sa asawa ko po. Sobrang saya po ng asawa ko dahil doon. Malaking tulong na rin sa amin yan. Yan lang po. Sir, pwede niyo po ba kaming kwentuhan naman kung ano po ba itong karamdaman na iniinda ng asawa niyo po? Kidney failure daw po sabi ng doktor. Medyo matagal-tagal ba daw is makalabas kasi na-obserbahan pa yung kidney niya. Alam niyo po ba kung ano daw pong sintomas, saan po ba nang galing itong sakit na to? Bakit siya nagkaroon yan? Nung una, sabi ng doktor, baka daw sa dun sa UTI nung una. So sakit niya lang po ito, di niya naman po naman na wala naman po sa pamilya? Wala, sa kaya lang po. So sino po ang katulong niyo ngayon na ayan, nakita ko kayo lang yung katabi ni Miss Janice at wala namang ibang kamag-anak? Ako lang mag-isa mag-abantay. Kasi yung pamilya namin nasa probinsya pa, malayo pa. May nagpayat mo sa akin ngayon magbantay yung kapatid ko. Kaya lang sa ngayon sa Laguna, umuwi pa ng Laguna. Tapos bukas ng hapon, babalik din yan para magbantay din. Sir, paano niyo po akin nakaya yung araw-araw na ganito yung routine niyo na pupunta kayo sa ospital, alagaan si misis? Paano niyo po nakakaya na mag-isa lang kayo ngayon? Kaya ko naman kahit para lang sa asawa ko. So mahal na mahal niyo po talaga si misis? Paano niyo po ba siya inaalagaan ngayon na ayun, may sakit siya? Ayun, tuwing pagkain niya, sasubuan ko para lang may gana sa pagkain. Nakita namin kanina, nung umakit po tayo sa taas, mayroon po siya dito na may benda po siya dito. Na ano po yun? Ano po yun? May biyutahan po dito ng doktor para sa dialysis. So, saan po kayo kumukuha ng pangbayad sa gamutan nito ni Mrs.? Nung may pira ako na pundo, yun yung pinapangbili namin ng gamot saka pagkain namin dito. Anong sabi sa'yo ni misis? Nagkausap ba kayo ng maayos? Ayun, sobrang saya niya dahil dun sa binibigay ni Idol sa kanya saka tulong. Nagpasalamat din sa akin dahil hindi ko sa pinabayaan sa karamdaman niya. May mensahe po ba kayo kay misis? Sana magpagaling na sa para makauwi na kami sa probinsya. Mami, love you. Mahal kita. Andito lang ako, hindi kita pababayaan. Panigurado, ayun po, hihintayin po ni Idol yung agarang pagaling ni misis nyo para makabisita po kayo sa TV5 at na-excite po yan si Idol na makita po yung misis nyo. Pinag-usapan namin dalawa, sabi ko sa kanya, paglabas namin, punta kami kay Idol para magpasalamat sa kanya. Kuya, maraming salamat po Sir Roderick ha. Thank you po. Asahan po namin yung pagpunta nyo ng TV5 para makita si Idol. Sige, ingat po kayo lagi!